Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Ngayong araw na ito gusto ko i-share sa inyo yung naging interview ko sa isa nating kabayan na nanggaling straight from the Philippines at nakapunta dito sa Canada on his own. Nag-DIY po siya. Yung DIY po, hindi po yan agency. Ang ibig po sabihin niyan is do it yourself. Hindi kayo gumamit ng agency, nagsariling sikap kayo. Kayo mismo ang naging agent ng sarili ninyo. Ikaw ang nag-asikaso ng lahat-lahat. Pero just a hint lang mga kababayan, para hindi po kayo malito kasi medyo may kahabaan yung aking naging interview. Gusto ko kasing malaman yung mga maliliit na detalye para walang makalusot. Sa halimbawa, kung mag-a-apply ako at wala talaga akong kaalam-alam sa application, pero para hindi po kayo malito, may ginawa po akong video tungkol dyan. Naandito po yung link. Pwede nyong i-click yung link dito para mag-guide kayo. This is just the actual application. Ito po, nagpapatunay na yung sinabi ko do sa aking video yun ay yun talaga ang kailangan nyong sundan na steps. Kaya, para hindi po kayo malito, a-anchor po kayo dito sa dalawang bagay na ito. Kumbaga, naka-angkla kayo dito kung kayo ay barko para kahit hampasin kayo ng hangin, ng alon, hindi po kayo mawawala. Dalawang bagay. Una, yung part ng employer. Kasi may gagawin po yung employer na parte niya. Once na nagawa na po nung employer yung part niya, then it's time for you to take action. Kasi you are on your own na po after that. Kaya yun po, dun po kayo mag-a-anchor doon sa dalawang bagay na yon, part ng employer at part ninyo na gagawin nyo. Kaya yan, natin patagalin. Ito na yung usapan namin. Ngayon, kung meron po kayong question, don't forget to leave the comment below at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So ayan na, take it away! Magandang tanghali sa inyo mga kabayan. Ako nga po pala si Jojo Kabilin. Originally taga Makati po ako. So kung mamarapatin mo, pwede ko ba matanong kung ano na ang age mo? Sir, 48 na po ako eh. Talagang overage na ako kung tutusin para dun sa trabaho ko. Siguro ano to, magbibigay ng at least inspiration ng pag-asa do sa mga kababayan natin na nagda-doubt. Kasi may mga nagda-doubt eh na, sir, pwede pa ba ako makapunta dyan? Andito na po yung age ko. Ay, napuputol. Ayan, sir. Baka medyo okay na rito. Yan, okay na. As of now nga, sir, hindi ko pa akalain na nandito na ako sa Canada eh. Parang, sir, talagang pag lumalabas ako, sabi ko, ano ba to? Parang Baguio ba to? O nasa Canada na ba to? Ano ba yung first step na ginawa mo? Kumuha ako ng paraan. Direct hire ako eh. So, every year, nag-hire sila ng 100 na tao. Mm-hmm. Diyan sa company nyo na pinasukan? Yes, sir. Opo, okay. Sir. Paano mo nalaman yung employer na yan? Paano mo nakilala? Actually, sir, wala akong idea eh. Bali, ang nangyari, sir, in-email na lang ako po nung brother-in-law ko dito na Canadian. Okay. So, unexpected lang po talaga. Mm-hmm. Parang pinakiusap lang talaga ako. Mm. And then, in-email ka ng job offer? Yes, sir. In-email ako. Merong job offer agad sa akin. Mm. Job offer with the LMIA yan, yeah, diba? Yeah, LMIA po, sir. Mm-hmm. Merong pong LMIA agad. Mm-hmm. Na medyo nagulat talaga ako doon. Kasi hindi ako prepared talaga. Wala akong totally mga requirements talaga, sir. Kasi wala. As pandemic pa, inabot ako ng pandemic. Ayan. So, doon ako talaga medyo nahirapan. So gumawa pa rin ako ng paraan. Mm-hmm. So, after mong na-receive nung email, anong next step na ginawa mo? Nag-asikaso ka ng mga papers, di ba? Yes, sir. Nag-asikaso po ako. Yung mga NBI po. Yung the usual, sir. The usual na requirements like NBI, NBI, police clearance. Yes, sir. Yun lang. Parang ako nag-a-apply lang normal dyan sa atin sa Pilipinas. And then, after mong na-asikaso na yung mga requirements, ano nang ginawa mo? Nakasunod. So, sinabit ko yan through email din para maayos yung working permit visa ko. So, email dito back to the employer? Sir, sa dun sa agency na humahawak para sa working permit ko po. Oh, so parang yung mismong employer mo, meron silang hinire na agency, tama ba? Opo, para dun sa working permit ko lang po dito. Pagpasok ko ng Canada. So, then the rest dyan na po ako gagawa na po. Ako na yung gagawa dyan sa Pilipinas ng the rest.
So nung finorward, ano nang nangyari pagkatapos, pagka-forward ng mga requirements mo doon sa agency na 'yon? So in-advise ako nung ano, nung sa yung agency na 'yon na dalhin ko, send ko yung passport ko from the embassy, yung embassy po natin dyan sa Pilipinas para malagyan nila ng stamp na may working permit visa ka na. Doon pa lang sa may passport, sir. Then kunin niyo nga po, sir, mag-a-apply ka na nga po, sir, sa ng OEC. So doon ka na magkakaroon ng problema ngayon sa OEC na 'yan. Yung so mag-a-apply ka ng overseas employment certificate? Yes, sir. Yes, sir. Para makalabas ka ng Pilipinas. Yeah, naalala ko nag-comment ka doon sa isa kong video noon. Ito, papakita natin 'to. Yes, sir. That was 4 months ago. Ang sabi mo dito sa akin, ito, sir, I got my visa already, kaya lang po natagalan na ako sa POEA. Grabe pala, need nila ng polo kasi direct hire po kasi ako sa fish process. Hopefully po next month, nandyan na po ako kasi inabot ako ng 1 year sa March. Natagal lang ka sa POEA, yun yung sabi mo. Bakit, ano bang kailangan sa POEA? Sir, yan nga, sir, yung polo, yan ang malaking issue, yung polo na yan. Sabi ng POEA, polo daw ang pinakamas mataas sa kanila. So parang, yeah, protection daw yan ng mga OFW, yung polo. So, ang tanong ko, anong role ba ng POEA? Wala ba kaming protection dyan? So diba, that sir? Means, for direct hire, polo ang yes, nag-aasikaso, hindi POEA. Opo. Tama ba? Yes, sir, isasubmit mo yung polo from... Basta sa POEA. Ah, so, anong nire-release nilang document from Polo? Sir, yung ano eh, yung company profile ng employer. Okay. Then lahat, marami sir eh, maraming requirements eh, yung ID nila. But ano yung na-receive mo para isubmit sa POEA? Sir, maraming papel yun eh. Ando dun po yung certificate nila. Yung nga sir, yung parang business permit. Isasend ba sa'yo yan? Isasend ba sa'yo yan? Isang package, parang... Yes sir, envelope? Yes sir, naka-package po siya. Selyado? So, yes sir, selyado. Ayun. Po. Bali, ang importante yan sir, original, kahit na print out lang siya, basta yung notaryado niya na galing sa polo. Yes. Original. So, ibig sabihin yun ay selyado, hindi mo yung pwedeng buksan, tapos pinadala yun through courier sa'yo? Yes sir, yes sir. Actually, binuksan ko sir eh. Okay. Dinoble check ko talaga sir kung yun yung meron siya notaryado. Mm-hmm. So, yun ang importante, sir, yung notaryado na galing sa polo. Pag hindi, sir, hindi tatanggapin ng POEA yan. And then, from that, yung pinadala sa yung mga documents, yun yung isasubmit mo sa POEA. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Yan yung number one na titignan nila. Pati yung lamian yun, sir. Yung lamian na... So, saan office ito ng POEA? Parang pupunta ka lang mismo sa POEA, daladala mo yan, magtatanong ka doon kung kanino mo ibibigay? Actually, sir, mayroong isang... May separate na room eh. Iba yung sa iba yung sa direct hire. Okay. And then iba yung nasa agency na room. So doon lahat. So yun, magandang clarify mo yun kasi halimbawa, kung ako baguhan ako, nag-a-apply pa lang ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh, 'di ba? Halimbawa, nakuha ko yung polo. Anong next step, saan ako pupunta? So good thing nabanggit mo na meron talagang parang isang office para sa direct hire, tama ba? And then meron isang office para sa mga agency. Yes sir, yes sir. Ayun. Tapos sir, depende sir, kasi meron silang health declaration na yun yung pinakahuling-huli sir eh. Uh-huh. Yung health declaration na kailangan notaryado naman din sa Pilipinas na hindi ka na magkakaroon pa ng medical certificate. Kasi yung pupuntahan mo, parang waiver yan sir ang tawag eh, parang ganun. Yung binasa ko siya, parang waiver siya. Yes sir, kasi ang pupuntahan mong bansa eh COVID country. So kailangan... Meron kang health declaration na notaryado. No, so parang wini-wave mo ngayon yun na wala na silang, parang hindi ko alam sir kung parang wala na silang sagutin dahil pupuntahan mo ng COVID country. Okay. Yung polo, gaano katagal bago na naibigay sa'yo? Sir, matagal sir. Ilang buwan inabot? Inabot ako sir ng ano yan. Almost 7 months nga sir. So 7 months from the moment na nag-apply ka? Tama? Yes sir, opo, opo sir. Inabot talaga. Diyan pa na nga ako natagalan sa polo. Tapos natagalan pa ulit ako nung naisambit ko na. Sa natagalan POEA. Pa ulit ako sa appointment. Ah, sa appointment naman ito, sa POEA. So yes, that means sir, to say, did you book online? Nagbook ka ba online? Oo nga po pala sir. Oo nga po pala. Yeah.
Online po lahat dyan sa Direk Hire. Online. Lahat ng appointment po dyan, online po yan. Phase 1 hanggang phase 5 po siya lang. So, saan mo nalaman yung mga phases na yan? Sa mismong website nila ng POEA? Actually, sir, ano eh, tinuro sa akin ng guard eh. So, kailangan ko na muna ng picture. Pero sir, hindi na, alam ko sir, hindi naaabot ng phase 5. Hanggang phase 2 lang yan. Yung phase 1 mo, pag naayos mo lahat yan, lahat ng requirements na kailangan nyo nandun doon sa list, nandun kasi sa folder ko eh. Hindi, nakaisang package na yan eh, di ba? Nakaisang yes, sir, yes, galing sir. Na sa folder. Yung phase 1. Yung phase 1, sir. Paano ka nag-apply po? Same routine po na yung pinasa mo, ibabalik, papasa mo ulit yan sa POEA. Sa POEA ganun, lahat. Yeah, okay. Pero ang pinaka-last po talaga, yung polo na hahanapin nila. Yun, para makapunta ka ng phase 2, para mabigyan ka nila ng OEC. Actually, sir, pwede kang humingi ng ano, ng advice eh. Pwede kang pumunta sa Direk Hire. So, i-double check muna nila yung mga papers mo kung anong kulang, and then bibigyan ka nila ng list. Ng checklist. Yeah, checklist. So, ang gagawin nila, sir, hindi mo na nila i-input yung name mo sa computer. Pero bibigyan ka nila ng i-check nila yung mga requirements mo kung ano yung tama doon. So may mga date yun sir, may mga date po ilalagay yung evaluator, yung evaluator doon ng mga babae po. Para may mga deadline siya, tama ba? May mga deadline ka na dapat sundin? Wala naman po sir, wala naman po sir. So kailangan mo lang kung gusto mo na talagang makaalis at magmamadali ka, ayusin mo na lahat para wala ka ng problema. Okay. Yun nga lang talaga, sir. Medyo matatagal lang ka kasi isang phase lang na yung polo. Yes, and sir, then, yun talaga nagpatagal lang talaga. So, pag nasabit mo na lahat sa POEA, ano nang next na gagawin mo? Maghihintay ka sa kanila ng advice? Pag sure ka na, nakapunta ka na ng phase 1, nakalagpas ka na, ibig sabihin, sir, nakalusot ka na. Paalis ka na nga sigurado, malapit mo lang makuha yung OEC mo. Wala ka na magiging problema dyan. Iintay mo na lang, sir, yung date na pupunta ka dun sa POEA para magbayad ng amounting almost 7,000. Yan, prepare kayo ng 7,000 na para safe na yun. 7, para saan yung binayaran mong yun sa POEA? Sir, yun yung po yun sa OEC. Okay. Certificate. So may kasama po doon yung pag-ibig. Parang ganun sir, may pag-ibig tsaka SSS eh. In-include na nila yun doon. Isang payment lang po yun. Isang payment lang po yun. Kasi yung pag-ibig po ata or SSS, babayaran mo yun, sir, 1 year. Kasi OEC mo, sir, depende, sir, ha? Kung ilalagay mo, 1 year lang yung contract mo. Sasabihin ko nila kung kailan ka na magbabayad? Yes, sir. Yung appointment mo ng phase 2, pag sinabit mo yun, sandali. Yun na po yun. So, phase 1, na-submit mo lahat, kasama lahat ng requirements, and then, i-schedule ka for phase 2, dama ba? Yes, sir. Yes, sir. Ikaw ulit, mag-login ka ulit okay. Sa phase 2. Ay, eto pa pala, sir. So, mabuti na banggit mo. Dahil sabi mo magla-login ka, that means to say, gagawa ka ba ng profile? Yes sir, yes sir. Ito pala sir. Magre-register ka, 'di ba? Tama, magre-register ka. O sir, nakalimutan ko pa pala, ito pala 'yung number 1. Sige, okay. Number 1 sa phase 1 pala, sorry. Meron pong lalabas, i-check mo sa email kung ready ka na for phase 2. Nandun doon 'yung mga pangalan ng mga tao. Kung ready ka na for phase 2, parang clearance mo sir, 'yung tawag doon, POEA clearance. So for phase 2. Pag wala po 'yun, hindi mo pa nakikita sa website nila, pwede mong tawagan yung POEA para i-check mo kung parang to follow up. Yes, sir, sir, meron kasi nakalagay doon eh. Ano bang tawag nila doon? Nakalimutan ko na. May number 1 po, may mga numbers po kasi 'yun eh. Okay. Let's say clearance permit number 755, yung mga ganun, sir. May mga ganun na sa email. So para malaman mo po na nasa phase 2 ka na. Okay, so pag nakuha niyo po 'yung pala 'yon, it's time na po pala ngayon magkakaroon po kayo ng seminar, free seminar sa PIDOS. Tama. Free lang naman 'yan ng PIDOS eh. Yeah, pero PIDOS, alam ko 'yun. 'Di ba ang PIDOS ay online na lang? Sa ngayon, pwede sir, may online po ngayon, meron ding pwedeng walk-in. So, napunta ako sa online po kami, nag-zoom po kami. So, yung dalawa po yan, dalawa po. Okay. I-backtrack natin para klaro. Diba, first step, na-receive mo yung polo mo, pupunta ka ngayon sa POEA, do sa Direct Hire Office, and then isasubmit mo lahat ng requirements mo. And yes, sir. Yes, sir. After mong masubmit lahat ng requirements mo, you'll have to wait for the email. Tama ba?
Yes, sir. Yung ano, yung POEA clearance na tinatawag nila. Yung sinasabi ko na nakalimutan ko po sa ping sa inyo. Para mag-attend ka ng seminar ng PDOS, kasi kailangan nyo po yun eh. Yung PDOS certificate. Bali, four documents ang kailangan nyo, sir, bago kayo makalabas ng Pilipinas. Yung four documents na sinasabi mong yun, galing sa POEA? Yes, sir. Yes, sir. Galing sa Pinas yun, kaya ko, sir. Okay. Ano yung mga yun? So, yung, ito, sir. Number one, sir, yung working permit mo, which is pati yung passport mo, ando doon na po yun eh, yung tatak. So, parang isa, dalawa na po yun. And then yung OEC, yung OEC certificate mo, wag na wag mong iwawala yan kasi napakaliit ng papel na yan, sir. Akala ko, sir, yung talagang isang coupon ba na malaki. Maliit lang po yan. Maliit lang po talaga yan. So, tinatanong ko nga eh, ito na po ba yung OEC? Sabi ko kasi liit eh. Parang resibo lang. Oh, so, yan, ganun? Iinga. Oo, sir. Na. Parang kalahati lang, sir, ng coupon ban. Parang doon. O mas maliit pa doon. So, iingatan nyo yan. Yung number one yan. Kasi maliit yan eh. Baka ma-misplace nyo yan. Ako, yari kayo. So, yung pang-apat, yung polo. So, yung four na yan, sir. Passport, working permit, visa, yung OEC, para makalabas ka ng bansa ng Pilipinas, yung polo, ano na lang yan, sir? Backup mo na lang yan. Pagdating mo ng pupuntahan mo, baka hanapin yung polo yung original. Backup ko na lang yan. Pero kailangan mo yung apat na to. Lagi mo siyang dala sa folder mo. Bago ka, pag umalis ka, kailangan nakaseparate na, sir. Para hindi na hassle kung dukot ka ng dukot. Phase 2, marireceive mo lahat ng documents na yan. Yeah, sir. Yung apat na yan, sir. Actually, sir, itong passport and visa, hawak mo na yan kagad all the time. Eh. Pagka na-approve ka na sa embassy, hawak mo na siya all the time. So, poproblemahin mo na lang, sir, yung tatlo. And then, so after phase 2, ano na nangyari? Ayun, sir. In-inform ko na agad yung employer ko na nakuha ko na yung OEC. So, that means, ready ka na umalis ng bansa. So, iintayin mo na lang ngayon kung papadalang ka ng ticket, kung anong date yung magiging schedule mo for your flight. Ganun po yun. Ganun po yung nangyari po sa akin. Ha? Ganun po yung nangyari sa akin. So, parang in-inform mo yung iyong employer after that, para maghihintay ka na lang sa employer mo. Yes, sir. Kasi pag hindi mo sinabing, pag hindi pa nila nare-receive na hawak mo na yung OEC, hindi ka nila nabibigyan ng ticket eh. Kasi masasayang yung ticket eh. Which is refundable naman. Kaya lang, baka mainis naman sa employer mo. yun kuya. Baka mainis sa employer mo. Hindi mo pa pala hawak yung OEC mo eh. Naghihingi ka na agad ng flight schedule. But yung plane ticket mo, libre. Yes, sir. Libre. Kasama. Libre po lahat yung plane ticket ko. Then, pagbaba ko ng, pati yung quarantine ko, facilities ko, libre din po yan. Ang pinakamahal na binayaran mo lang yung sinasabi mong 7,000 sa POEA? Tama ba? Sa POEA, sir. Opo, sa POEA. Yung OEC po, yun na yung pinakamahal. Yun ang Tapos, ano pa ba sasabihin ko? Yung medical pala yan. Nagpa-medical ka, sir, pa ba? Yeah, medical. Medical ko, sir, inabot ako ng almost 18,000. Yun na nagpamahal, di ba? Yes, sir, 18,000 po. Tagal. Bakit parang inabot pa ng 1 year and 6 months? Tama ba yun? Oo, sir, inabot talaga ako ng 1 year and 6 months. Bakit kasi, inabot sir, ng dumating ganun ako dito, May 13. Oo. So, din May 13, andito po ako. Nung dating mo dyan, paano yung quarantine mo? Nag-quarantine ka pa ba ng 3 days plus 14 days? Sir, 14 days ang quarantine ko. Pagbaba ko ng eroplano. At ito po pala, sir, ha, para inform ko lang sila. Make sure na meron kayong i-download na apps dito sa Canada, which is ArriveCan apps ang tawag doon. Monitor nila kung nasan kayo. Never kayong mag-i-skip dyan sa ArriveCan na yan. Everyday magtatanong sila sa'yo. Everyday mag-login ka, wala namang masama dyan eh. Mag-yes, mag-no ka lang naman o mag-yes ka lang naman dyan eh. Yun ang importante yan, alam nila kung nasan ka. Kasi dito, talagang alaga ka ng mga nurse dito. So wala kang po problemahin. Hindi ka na nag 3 days mandatory quarantine doon sa approved hotel? Sir, 14 days ako sa loob ng hotel eh. Kasi yung iba, nag 3 days pa sila eh. May, bukod sa 14 days ha, meron pa silang 3 days na mandatory. Oo. 14 days ako dyan sa hotel, and then 7 days ako dito sa place ng sister ko na quarantine. Ah, so 14 plus 7 pa? Yes, sir. Ganun. Ang kagandahan nito, sir, sa akin, sir, binayaran ako ng company dun sa quarantine ko. Sa quarantine mong
do sa buong kabuuan ng quarantine period. Yes sir, yes sir, bayad 'yun. Wow. So, nakakatuwa, Meron kang pang-start para makabili ka ng mga kailangan mo rito sa dito sa Canada. Tama. So siguro ano sa palagay mo ang may advice mo do sa mga gustong mag-apply na hindi sila gagamit ng agency, mag-DIY at sa palagay nila ay naandun na sila sa age na mga tatawagin natin na overage. Ano ang pwede mong may advice sa kanila para ma-inspire sila na magpatuloy sa kanilang mga application? Ganito na lang sir, no? Ang ginawa ko kasi sa akin sa talagang patagan nyo lang yung loob nyo. Tapos manalangin kayo, manalangin lang talaga kayo. Okay, mawala ng pag-asa. Kung ako nga, nawalan ako ng pag-asa, pero meron pa palang pag-asa. Imagine, tinapong ko na yung passport ko, yung pala, makaka-alis pala ako. So talagang, andyan dyan yung opportunity, once lang yan. Nangyari na po sa akin to, yung opportunity ko na to, nung bata pa ako. Binigyan ako ng work ng dito sa Canada, hindi ko sineryoso. Pinakawalan ko siya. Literal na pinakawalan ko po siya. Pinagsisiyahan ko po yun. Kaya pag meron po kayong pagkakataon, i-grab nyo na po. Huwag nyo na po talagang pakakawalan. Ito, second chance ko na to. Second and last chance ko na po na talaga to. Hindi ko na po talaga to pinakawalan. Talagang ginugulang ko to ng panahon kahit alam kong parang nade-depress na ako dyan sa Pilipinas, kung ano-ano nang pinaggagawa ako dyan. Nililibang ko na lang yung sarili ko. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa, talagang pinagdadasal ko na wag nila akong bibitawan. Yun ang number one ko na sinasabi sa employer ko. Please, hang on. Sabi ko, sir, wag niyo akong bibitawan. Malapit na pong matapos. Basta magdasal lang po talaga kayo. Yun lang po. Yun lang po talaga number one siyan. Tsagain niyo kung may mga opportunity na meron kayong makakita o mayroon kayong kakilala sa dito sa Canada na mabibigyan kayo ng direct ng employer. Pakiusapan niyo. Huwag kayong mag-rely sa isang diskarte lang. Mag-isip kayo kung anong the best way na dapat nyong gawin para maitaguyod nyo yung pamilya nyo na maayos. Yun lang. Yun lang talaga kailangan nyong gawin. Yun lang po talaga. Oh, yan diskarte. Talaga diskarte. Tama, bukod sa diskarte. Ang number one talaga na very important is yung panalangin at yung awa at tulong ng Diyos. Kasi kung halimbawa, kahit pa sabihin mong overqualified ka na, pwedeng-pwede ka sa trabaho, fit na fit ka, pero kung talagang hindi pagkakaloob sa iyo ang trabahong 'yan, eh talagang wala. Hindi mapupunta sa iyo 'yan. Sabi nga nila, may kasabihan, pag hindi ukol, hindi bubukol. Kaya very important talaga, napakaganda nung sinabi mo na talagang manalangin dahil kung talagang para sa iyo 'yan, bibigay sa iyo 'yan ng Diyos, 'di ba? Yes, so before we end our conversation, anything that you would like to add? Meron ka ba mga gustong batiin pagkakataon mo ngayon? Mag-shout out. Yun, sir, thank you. Sir, batiin ko nga po pala yung Marriott buddies ko sa na nakilala kong mga Pilipino. Si Mario, si Michael, si Pete. Bagong dating din sila dito sa Canada. Halos days lang yung pagitan namin. Swerte ko pa rin, sir, talaga. Talagang pinagdasal ko na sana wag akong pitawan ng employer ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon talaga, sir. Napakabait po talaga ng Canadian. Hindi ko siya makakalimutan, si Sir Ben Beans. Yan. Tsaka po yung tumulong din po sa akin na si Kuya Billy. Yan. Yung brother-in-law ko. Yan. Yan yung mga tumulong din sa akin. So yun, mga Marriott buddies. Good luck tayo dito, ha. Talagang trabaho, brad, ha. Trabaho lang para sa pamilya, ha. Walang ibang gagawin. Hanggang dyan na lang siguro muna. Sige, sir. Sige, sir. Pasensya na po kayo. Sige, magpapaalam lang ako dito sa hindi ko pa na-share sa inyo sa mga paano kong nagawa yung mga ano. Kasi medyo na-overwhelm pa rin ako sa nangyari hanggang ngayon, eh. Kaya So gagawin natin, the after we upload this video, mag-comment ka na lang doon sa comment section, lalo na doon sa mga kababayan natin na magtatanong. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pang tips, advices, at marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog.